بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كبتن سيسلام إسا سفينة كدكيلا بيايا أن الله سبحانه وتعالى ساعتين أيام غباي kapag tayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, ito na ang pinakamalaking biyaya na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wala nang lalaki pa sa biyaya na ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa gabay. Sila ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, mga kapatid sa Islam, hindi lahat ng ginabayan sa Islam ay nagtapos ang kanyang istorya, ang kanyang buhay sa relihiyong Islam. Sa panahon natin man ngayon at sa mga naunang panahon, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, may mga taong ginabayan sa Islam, ngunit sa kasawiang palad, sila ay binawian ng buhay na wala sa Islam. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, higit na mainam para sa atin na palagi nating ihihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gabay hanggang tayo ay bawian ng buhay. Isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ang namatay sa kufur, mga kapatid. Waliyatu billah. Isang lalaki sa panahon ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ang palagi niyang kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Palagi niyang kasama si Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang taong ito ay naging sahaba na kapagsaulo ng Quran. Kaya naman, walang mag-aakala na siya ay mamamatay sa kufur. Waliyadu billah. Ilayunawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa masamang katapusan dito sa mundo. Tunay man, mga kapatid sa Islam, na ang sinumang Muslim ang namatay sa kufur ay mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga pagsamba. Kahit pa nagbundok ang gantimpala ng kanyang mga pagsamba, pagdarasal, pagsagawa ng Hajj, Umrah, Zakat, Saum, Ramadan, at marami pang iba, ay ang lahat ng ito ay mawawalan ng saysay. Dahil nagtapos ang iyong buhay sa kufur, pagtalikod, pagtangki sa relihiyong Islam, mga kapatid sa Islam. Ang sahaba na ating tinutukoy at ang taong ating tinutukoy ay si Rajal ibn Unfuha. Rajal bin Unfuha. Mula sa Banu Hanifa. Nung dumating siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga grupo ng mga Banu Hanifa, nagsabi ang Rasulullah na mayroong isang lalaki sa inyo na ang kanyang tukso patungo sa impyerno ay matibay pa kaysa sa isang bundok ng Uhud. Ang tibay ng kanyang tukso patungo sa impyerno
ay matibay pa kaysa sa bundok ng Uhud. Ngunit walang nakakakilala sa taong ito dahil marami silang dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagkaroon ng mga murtad. Nagkaroon ng mga murtad, mga kapatid sa Islam. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay kanyang ipinadala si Rajjal bin Unfuwa tungo kay Al-Musaylamah Al-Kadhdhab or Musaylamah Al-Kadhdhab. Pinili ito ni Abu Hurairah at ni Abu Bakar radhiyallahu anhu dahil nakita niya sa lalaking ito ang tinatawag na ibadah, takwa, Quran, nakapagsaulo ng Quran at maraming hadith ang kanyang nasa ulo. Kasakasama ni Abu Hurairah, kaya pinili siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pumunta kay Musaylama upang anyayahan si Musaylamatul Kadhab pabalik sa Islam. Ngunit ano nangyari? Pagdating ng tao doon kay Musaylama, ay minabuti ni Musaylama ang pagtrato sa tao na ito at inufiran ni Musaylama Al-Kadhab ang taong ito ng kalahati sa kanyang kayamanan. Lahat kalahati sa kanyang kayamanan ay mapapa sa iyo, Rajjal, kapag lalabas ka sa mga tao at sasabihin mong si Musaylama ay syarik ng Rasulullah sa pagkanubuwa, pagkapropita. At fi'lan, tinanggap ni Rajjal bin Unfuwa ang alok ni Musaylama dahil si Rajjal ay kabilang sa mga pulubing mga Arabo sa panahon na ito. Pulubi lamang. Kaya naman natukso siya ng salapi, ng kayamanan. Nung natukso siya ng salapi at tinanggap niya ang offer ni Musaylama, lumabas siya sa mga tao at kanyang sinabi, narinig ko ang Rasulullah. Dahil alam ng mga tao na si Rajjal, palagi niyang nakakasama ang Rasulullah. At marami siyang naririnig ng mga hadith kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, narinig ko ang Rasulullah na nagsasabi na si Musaylama ay syarik niya sa pagkapropeta. Ito yung dahilan kaya dumami ang mga tagasunod ni Musaylamatul Kadhab hanggang aabot sila ng 40,000 ka mga tao. Tagasunod ni Musaylama, 40,000. Umabot sila ng gantong dami. Dahil kay Rajjal. Dahil maraming mga taong napaniwala ni Rajjal. Dahil si Rajjal ay palaging kasama ng Rasulullah. At marami siyang naririnig tungkol kay Rasulullah. Tungkol sa mga salita gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Rasulullah na mayroong isang lalaki sa inyo na ang kanyang fitna patungo sa impyerno ay matibay pa kaysa sa bundok ng Uhud, at ito si Rajjal. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay mayroong salita, makal. May nagsasabi na ito ay daif. Ngunit may katotohanan. Dahil nangyari na si Rajjal bin Unfuwa ang naging dahilan kaya dumami ang nagkufur, dumami ang nagmurtad at sumanib kay Musaylama dahil napaniwala niya ang mga tao. Dahil napaniwala niya ang mga tao na si Musaylama ay isang propita din katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, dumating si Khalid bin Walid radiyallahu anhu kay Musaylama. Sila ay pinapili at sila ay inanyayahan sa Islam. Ngunit sila ay tumanggi hanggang sa nagkaroon sila ng digmaan. Hanggang sa dinatnan ng kamatayan. Napatay si Musaylama. Napatay si Rajjal al-Unfuwa.
at sila ay mananatili sa si Rajab bin Ufuwa, mga kapatid sa Islam, halos kanyang buhay ay nakasama niya ang Rasulullah. Nanatili sa masjid. Nanatili sa masjid ng Rasulullah. Nagbabasa ng Quran. Nakapagsaulo ng Quran. Napakaraming hadith ang nasaulo. Ngunit namatay sa kufur. Namatay sa tinatawag nating ridda. Si Rajab bin Ufuwa. Kaya mga kapatid sa Islam, ang ating aral na mapupulot sa kwentong ito, na sino man sa atin ay hindi natin hawak ang ating gabay. Walang sino man sa atin ang nakakaalam na kapag tayo ay namatay, nasa Islam pa rin tayo. Kaya palagiin natin ang panalangin kay Allah na tayo ay gabayan palagi niya. At huwag niya tayong hayaang maligaw. Palagiin natin ang hiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay niya sa atin ang husnul khatima, ang mabuting pagtatapos dito sa mundong ito. Yan ang palagi nating ihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kapatid sa Islam, kawan lamang ang ating lahat ng mga pagsamba kapag tayo ay nagtapos sa mundong ito or natapos sa mundong ito sa masamang uri ng katapusan, katulad ni Rajab bin Ufuwa. Sa pinakauna, sa unang kanyang yugto ng kanyang buhay, isang sahaba. Sa unang yugto ng kanyang buhay, isang sahaba. Pero sa huling yugto ng kanyang buhay, isang kafir. Isang murtad na matay sa ridda, na matay sa kufur. At mananatili siya, sabi ng Propeta Muhammad, at siya ay mananatili sa impyerno. Ilayo naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, huwag tayong pakasiguro na tayo na ay isang Muslim. Tayo na ay isang Muslim at mamamatay na tayong isang Muslim. Huwag tayong pakakasiguro ng ganun. Dahil maraming uri ng tukso dito sa mundo na kapag hindi tayo matatag sa ating reliyon, hindi tayo matatag sa ating paniniwala, pananampalataya, maaari tayong madala ng tukso nito. Kaya ipanalangin pa rin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tayo subukin sa usaping panreligyon. Susubukan na lang na niya tayo sa ating mga pamilya, sa ating kayamanan, sa ating asawa, sa ating mga magulang, sa ating katawan. Huwag lamang tayong subukan sa ating reliyon. Hanggang dito na lamang, naway mayroon kayong aral na mapulot sa topic namin ngayong araw na ito. At huwag niyo pong kaligtaan, kung bago pa po kayo sa aming YouTube na ito, ay isubscribe niyo po ang aming YouTube. At anyayahan na rin ang inyong mga kasamang, kaibigan, kapatid, kamag-anak, mag-subscribe sa aming YouTube channel, Balik Islam TV. Syukran po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.